Hi guys, it's me, Kenneth, and welcome to OfwTALK here in Kenneth Vlog. Isa na namang edisyon ng OfwTALK ang pag-uusapan natin at tatalakayin natin tungkol sa recent system update ng Kiwa Portal. At gusto ko po sanang i-share sa inyo ang bad news para sa mga expat na naisyuhan ng exit visa ni old employer. Isa sa subscriber ko from Jeddah ang nag-message sa akin informing me na nahihirapan ang new employer niya na i-cancel ang exit visa niya. Apparently, natapos ang 90 days notice ni Kabayan sa Kiwa Portal nitong August 23 lang at sinusubukan ni new employer na palitan na ang sponsorship ni Kabayan sa kanyang abshare pero nabigo sila dahil meron daw pong exit visa na active. Nakiusap po sa akin si Kabayan na kung po pwede daw, nakausapin ko daw ang kanyang new employer para pag-usapan yung kanyang sitwasyon. Which is pinaunlakan ko naman po at kahapon nag-usap kami ng new employer niya regarding sa kanyang sitwasyon. Sinabi po ng new employer niya sa akin na nahihirapan nga sila na mag-move forward sa papapalit ng new sponsorship sa kanyang abshare at nung sinusubukan nila na mag-deposit ng 2,000 riyals sa kanyang ikama account, hindi po ito tinatanggap dahil nga meron pong active daw na exit visa, which is kailangan munang makancel to ni old employer bago sila makapag-move forward sa procedure. Previously, ang mga expat na naisyuhan ng exit visa ay nakancel naman po ng kanilang mga new employer. But apparently, last other day din, nagkaroon ng Kiwa update at nagkaroon na naman po ng system error na na-experience nyo. Hindi ko lang po sure kung may kinalaman ito sa bagong nangyayari para sa mga may exit visa na. At maliban dyan, during system error na nangyari at na-experience nyo during update ng Kiwa Portal, kapansin-pansin din po na nawawala ang 90 days pending notice period. At dahil dyan, madami po sa inyo ang nag-worried dahil sa kalagitnaan ng countdown ng 90 days pending notice, bigla itong nawala during recent update ng Kiwa Portal. At yung iba po sa inyo talagang nabahala dahil yung iba ay malapit ng matapos yung 90 days notice pending na yan para makalipat sa new employer. But all of a sudden, bigla nga po siyang nawala during recent update ng Kiwa Portal. At ang 90 days pending notice ay napalitan ng nothing was found. Pero kung pupunta ka sa job contract, makikita mo doon meron bagong status which is pending for NIC approval at pag-click mo yung view, nandun pa din po yung approve pending employee transfer completion. Para po makasigurado kayo, tawagan nyo po si new employer ninyo at i-verify ninyo if kung ongoing pa yung Kiwa processing na ginagawa nyo sa kanila. Kasi nga, sa pabago-bagong system update na ginagawa ng Kiwa, nakakalito na rin po talaga at totally, nagiging experimental po talaga ang nangyayaring sitwasyon ngayon para sa LRI. Dahil po sa sistemang hindi klaro dito sa LRI at sa pabago-bagong sistema ng Kiwa Portal, lahat po ng mga expat na naisyuhan ng exit visa ni old employer, i-ready nyo na po yung sarili ninyo na after completion ng 90 days pending notice, isa po ito na naman sa kakaharapin ninyong problema. So hopefully, maging ready kayo sa ganitong sitwasyon at sana po, masolusyonan ito at matulungan tayo ng polo sa sistema ng LRI talaga. Dahil kayo po at kayo po ang kawawa sa huli dito sa sistemang ito. And that's it for today. If you are new to my channel, please subscribe and hit the notification button para ma-notify ka every time na may bago akong vlog. So, till next time, dito na po ulit sa OfwTALK. Bye!